una na hindi pa member, nakakapagparami din naman kami ng orders, pero hindi ganun kalaki. Mm-hmm. Ang problema namin, yung market, pag yung aming gulay ay dumami yung supply, mm-hmm. eh binabarata kami ng mga traders. Minsan nga, kinukuha pa nila ng walang presyo. Mm-hmm. Tapos sa kanila pinipresyuhan, pagka naibinta na nila sa pinagatahan nila. Mm-hmm. Kaso nga lamang, talagang hindi kami makapagparami kasi nga pag dumami, bagsak ang presyo. Hindi kagaya ngayon, eh, kahit tinitinulada, eh, nasusold out ng sendrong mamilya. Hindi naman kasi nung mga kalaki nun kasi kung una, mura inputs nun. Mura fertilizer nun, yung mga 500 lang per bag. Kesa ano ngayon. Hindi ganun kalaki kasi hindi rin naman ganun kalaki ngayon taniman namin. Kumbaga, tama lang. Paral din kahit sa mga public school. Mm-hmm. Eh di, kumbaga, nung matayo yung sentrong pamilya, napatapos mo yung mga anak mo, anak ko. At nabibili ko rin minsan yung gusto kong bilhin. Nakapag-gano na rin ako, nakapag-tap na rin ako ng business. Mm-hmm. Nakapag-tayo na rin ako ng agri-supply. Siguro mga more than 11 years na ako yung agri-supply. Tapos meron ding mini-grocery. Yeah. Ang isa ko pang natuklas ang magandang hanap buhay ay yung pagka-tracking. Yun ang isa sa malaking itulong. Pero dyan din ako nagmula sa pagsasaka. Sa pagsasaka. Opo. Nagpapahiram din ako sa mga partner na honest, pero yung mga nasan-isan medyo limited ang ating pautang. Opo. Naitulong ko sa kanila yung ano, sa production. Isa kasi na-advise ko na kumari mo itong tanim kasi baka bumagsak ang price nito kasi marami nagtanim kasi nalalaman ko rin kung ano kadaming seeds ang lumabas ng month na yun. Kaya pwede natin i-advise na kumari ay palipas mo na siyang buwan o dalawang buwan kung pwede ay ito na lang tanim. And doon sa mga ano naman, doon sa mga ni-apply sa halaman, na-advise din natin na ito ang tamang buwan. Sa ngayon siguro yung 1 hectare na tomato umaabot na siya ng mga 240,000 bago siya makaharvest. Sa ano naman hindi ganoon kalaki kasi kaya kagaya ng sitaw mababa na yan siguro yung isang hectare yan mga 50,000 na lang kasi meron na siya materialis eh. May mulching na siya, may trellis na siya, mga tuwai na lang at saka labor. Na totally, wala talaga kaming tao. Kami lang mag-asawang gumagaw. Yung aking anak na lalaki, ayan ay natatandaan ko ay halos hindi pa abot yung tangkay nung araro. Ay maalam siya mag-araro. Talagang pinalaki ko rin sila sa... hindi naman pinahirapan. Pinalaki ko kung paano paghirapan kita yung pera. At sa ngayon naman, talagang sobrang nakakatulong sila. Hindi na sila makatapos, hindi na sila nag-work, sa akin na lang. Dahil pagtulong-tulongan na natin. Family business. Asa ngayon, ay ang regular na magkatrabaho ko, yung pinaka-maintenance lang, lilima talaga yun. Pero pagka nag-harvest na, iba na yung tao doon. Sa, kumbaga sa harvest na yung lakardi yan eh. Pero na yan. Ilo na, ba na? Basta yung aking limang yun, ay stay lang doon sa ano. 5-6-7 ang kanyang hindi na ako nagpaparami. Kasi ang problema namin yung mag-harvest time. Ang hirap kumahanap ng tao. Kaya ngayon, late na naman ako ng... Bigla lang dumami yung sitaw na 600 plus kilos. Ay, tanghali na lang matapos. Minsan, yung pag-harvest hindi na rin maayos. Totally, hindi, wala naman akong kasi nung nagiging problema. Maganda naman yung... binibigay ng sentrong pamilyan. Kahit minsan ako ang gaanap ng buyer ko pero very transparent naman at pinaistaba naman natin yan. So yun yung isang yun ang isa. Ang kagandahan ng membro kahit ikaw ay nagbebenta sa labas ang presyo niyan ang masusunta rin yun sa marketer. Minsan nga lang medyo bumababa ng konti kung mapapansin nyo. Kaya ako'y nagpapalipat-lipat kung saan ng traders eh. Halos ay pag dumamang kami kalakal, binabarat kami ng mga traders. Walang
talagang masasabing walang asenso. Yung panahon noon. Ito lang, kumbaga, ito lamang umulad yung farmer. Matay, may kayo yung sentro. Pero kung yung panahon noon, ay katingin ko, yayaman lang na din yung mga traders. Manasabi ko talaga malaking natuloy. Kaya kumpara noon. Siguro kung wala yung sentro, ay masasabi ko din naman na, siguro, pangarap ko talaga umasenso eh. Hindi ko naman nung ako'y nagkapamilya, hindi ko naman pangarap na magkasento. Ito naisip yun. Bottom line yun. Kumbaga, talagang hulog na langit itong sentro pamilya ang gawa ni Kaprosi. Kaya sabi ko nga nung una, nung wala pa yung sentro pamilya, eh makabili kami ng Paragos at Kalabaw, eh mapakasaya na. Eh ngayon, eh madalang na yung farmer na walang sasakyan. Nabagan nakakamit na rin nila ang tagumpay at napapaaral na nila yung mga anak nila sa mga kalimitan na sa private school pa. Number one, yung tindahan. Pag ayaw kami ng dalawang tindahan, eh, dati nagre-renta lang ako. Yung time na nabili ko na rin yung lote na pagkayuan. And pangalawa, eh ditong ano, bahay. Kapag kahit medyo lumana, matagal-tagal na ito, parang mga 2000 ano pa ito. Bago pang gumaganda yung pose nun. Kasama ko sa pagganda. Saka yung sasakyan, katuligid naman ng maayos sa sasakyan. Saka yung pinakamalaki kong investment ay yung sa tracking. At saka yung lupa. Yung lupa. Oo. Yung taong ano. At saka yung tawagan ko, nabiyak sa trabaho. Noong una, wala pa akong tracking. Kinikita ko sa gulay, dinadala ko sa ayo, baboy, baka. Hanggang ngayon naman, tuloy-tuloy ko pababago ko. Nag-expat ba nga ako? Noong una kasi wala pa akong tindahan, ganun ang style ko. Noong magkatindahan, binubos yung aking kapital. Doon ko binubos talaga. Medyo na-challenge din ako noon. Talagang masaid. Pag hindi ka man lawaban, eh, may time na talagang ayaw mo na magtinda. Pero nung malampasan naman, yan. Successful. Yung maayos na lang. Kung may time na ganun, parang lalo kong dumadaan yung halos hindi magbili. Tapos may time na babaglihin ka. Pero hindi ko iniisip ka sa buko. Sabi ko nga sa aking mga tao, kung titingnan, kahit hindi na ako magtanim eh. Pangaraya, ating mga dalawang anak eh. Hindi na sabi ko maayos na. Wala na ako pinaaral. Dapat nga, nabito ko, enjoy na lang ako. Eh sabi ko, iniisip ko rin sila. Pag tumigil ako, eh paano sila? Eh sila yung mga dayuhan. Kaya sabi ko, hindi, kahit ano mangyari, mamamatay ako, hindi ako susuko. Sa mga kapartner ko, yung membro, non-member, at saka doon sa mga bago pa, try lang huwag malaki. Mag-start sila ng mga 1,000 square meter, 2,000 square meter. Pag na-jackpotan nila yan, maganda na rin yung kagitaan nila. Hanggang sa ma-develop nila kung paano yung pag-ano. At binuman sa matatagal ng partner, yung may sumusuko, siya na wala sukuhan. Hindi talaga, may time talaga na, kasi yung pagpa-partner, naniniguso ka rin dyan. May time na talagang, hindi naman totally lugi. Kumbaga, parang break event lang. Ay okay lang, may time naman na maganda kita. Wala, baga kung nahihirapan sila, magbawas sila. Magbawas sila ng taniman. Kasi malawak nga, hindi mo naman masikaso. Yung akin, malawak yung tinatariman ko, hindi ko tinatariman lahat. Hindi mo akin, nalamasin ko na eh. Nabdaan mo kalamasin yan doon. At sabi ko eh, tataniman ko na sabay-sabay yan. Hindi naman ano, hindi naman masikaso. Ayun lang ng imports mo. Tsaka dun sa, ano, sa mga farmer, kahit nagmamahal yung fertilizer at iba pang imports, may bawi din yan. Kung mapapansin nyo, nung nagmahal yung, ano, yung imports, ang taas din naman ng presyo ng gulay. Alas eh, ganun din kasi, siguro may iba farmer sumuko. Kasi nga, kapira nila eh, parang hindi na sila tutubo kasi sobrang mahal na naman. Also yun, 2,700 na yung, ano, yung 4,600. Pero, pag-farmer ka.
at saka kahit pa kayo siyang makarating, huwag niyo kalimutan yung katanin. Diba yung magtanin? Kasi kawawa ang mayaman, wala siyang makakain. Maraming salamat at sa ako sana pili nyo. Dahil na rin kay Ka-Prosy, talaga sabi ko nga, kung wala yung sentro, siguro hindi niya makakamit ng mga parma rin pag yung pala. Siguro, hanggang sa nag-aalaga ng lang yung baboy, kapit baka, pang pamilya lang. At sana, tuloy-tuloy pa yung pagtulong ni Ka-Prosy.